Arestado ang isang lalaking nagwawala sa kanilang lugar dahil sa kalasingan matapos nitong batuhin ng babasaging bote ang ulo ng kanyang landlady sa Pasay City. Naharang naman. Duguan at sugatan ang ulo ng babaeng biktima matapos siyang batuhin ng babasaging bote sa ulo ng lalaki niyang tenant. Nangyari ang insidente sa kahabaan ng Tolentino Street, Pasay City, na nagresulta sa pagka-aresto ni alias Brian, 32 taong gulang, isang vendor na tenant ng nasabing biktima. Base sa inisyal na investigasyon, nagmamaoy ang suspect dahil sa kalasingan at nang bawalan ito ng kanyang tenant dahil sa ingay na kanyang idinudulot ay lalo pa itong nagwala at sinugod ang biktima na kumaripas naman ng takbo. Makikita pa sa CCTV ang paghabol ng suspect sa biktima dahil nalaman niyang magsusumbong umano ito sa mga otoridad. Ngunit nang mahabol ito ng suspect ay binato niya ng babasaging bote ang babaeng biktima sa ulo. Around 8 o'clock ng gabi po kagabi, lumabas po yung asawa ni suspect alias Brian. Bit-bit po yung kanilang super kalan at nagsabi sa akin ilalagay daw muna doon sa labas kasi napag-iinitan daw po nung kanyang asawang si alias Brian. Sabi ko, sige lagay mo lang dyan. And then sabi niya, pwede daw bang kausapin ko yung asawa niya dahil nagwawala na. Tumanggi ako po doon kasi nga po lasing. So hindi rin magkakaroon ng maayos sa pag-uusap. After mga ilang minuto lang po, eto na po si alias Brian na sumugod po sa lugar po na kung nasaan ako at ang aking ama. Hinawi ang aking ama patabi sa kanan, itinulak yung mesang nasa harapan ko papunta sa akin hanggang sa magit-git po ako na wala na akong aatrasan at hinampas po sa akin yung mesa hanggang sa ako po'y bumagsak. So nakatakbo po ako, pinuntahan ko siya, tapos hindi ko po alam na ako ay sinundan ng patakbo din ni alias Brian. Pagdating ko po sa barangay 129, nagsabi po ako sa mga taong nakita ko doon na humihingi po ako ng tulong kasi may nagwawala po dito sa lugar namin. Pagkasabi ko po noon, nakita ko yung kausap ko na nakatingin sa may pinto na may tao siyang nakita. Kaya lumingon po ako pagtalikod, sabay binato po sa akin yung bote ng soft drinks na 8 ounce. Hindi ito ang unang beses na nangyari ang insidente dahil habit na raw ng suspect ang pagwawala o pag-aamok kapag nalalasing. Ito po yung masasabi ko lang na habit na po or within internal na po ni suspect alias Brian kasi unang beses po, ginawa niya na rin po na meron po siyang sinugod na kapitbahay namin na bit-bit ang kutsilyo dahil po siya ay lasing na lasing. Idaragdag ko na lang din po na mismong sa presinto kung nasan po kami na nag-aantay bago ipatawag sa CIDG, ay nagsalita po itong si alias Brian habang nakaposas na yan lang ba ang kaya niyong ikaso sa akin, edi sana pinatay ko na. Masakit yung ginawa mo, alias Brian. Wala talaga akong alam na kasalanan sa iyo. Sana lang sa nangyaring ito, maging tanda sa iyo na hindi lahat ng bagay nadadaan sa init ng ulo. Pero wala po kong magagawa, ginawa mong kasalanan mo at nararapat lang na pagbayaran mo. Sa kabila ng natamong pinsala ng biktima, maayos na ang kalagayan nito. Habang masasampahan ang kasong paglabag ng attempted homicide ang suspect na kasalukuyang nakaipiit sa himpilan ng Pasay City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.